So ito mga ka-farmers, yung mga black ostalorp natin na nung isang araw ay napaliguan natin. So na-transfer na natin sila dito. So ito ay magpa-pure breed tayo ng mga black ostalorp. Bale ito ay mga anak ng rooster na yan. So ibabalik naman natin sa kanyang papa. At yun ang ating gagawin mga ka-farmers na breeding. So yan, makikita nyo, meron na silang bagong pakainan, yung bagong beddings nito. Yan. So kaninang kahapon ko pa ito na-transfer dito. So alam na nila kung saan sila dadapo. So yan, meron dapuan dyan. Gagabi nang na-check ko, dyan lang sila nakahilera. At alam na din nila kung saan sila mangingitlog. So ito yung kanilang mga itlog. Yan. So meron tayong apat na itlog dito. So yan, ang gaganda ng quality ng mga itlog nila mga ka-farmers. Yan o. So itong itlugan nila, so hindi na kahon ng tuyo, kundi kahon ng prutas yung ginamit natin. So ito na idea natin na dito natin ilalagay. So din drill ko lang dito sa semento itong kaning frame ng lalagyan ng itlog. So para wala nang madaling malinis dito. Wala nang makaharang. So yan, ayos na ito dahil alam na nila kung saan sila manging itlog. So good to go na ito for breeding. Baka sa mga susunod na araw, magkukolekta na tayo ng mga itlog ng purebred natin na black ostralorp. So yan. Alright. So ngayon mga ka-farmers, ay magpupurga tayo ng ating mga alagang manok. So ang pupurgahin natin ay yung mga manok na nanggaling sa free range dahil inilipat natin dito sa kulungan ng baboy para ma-breed na natin. So ito ang gagamitin nating pamurga sa kanila. So isang sachet nito ilalagay natin sa isang galong tubig. Yun ang gagamitin natin pamurga sa mga manok natin. So hindi na tayo gumamit ng tablet mga ka-farmers dahil maramihan yung pupurgahin natin. Kaya ang gagamitin natin ay itong water soluble na bastonero. So ito ay epektibo din ito pang tanggal ng bulate sa kanilang katawan. So ang nakalagay dito mga ka-farmers ay ang pagpupurga nito, dosage nito is maghalo ng isang sachet o isang pakete sa isang galong tubig. So isang galong tubig is equivalent to 4 liters ng tubig. Tapos at ulitin ito matapos ang 2 linggo. At gawin ito tuwing ikadalawang buwan. So unang-una mga ka-farmers, kapag nagpupurga kayo, by example, ngayong araw na ito nagpupurga kayo, after 2 weeks, magpupurga naman ulit kayo base dito sa kanilang instruction na nandito sa kanilang pakete ng kanilang pamurga. So pagdating ng 2 linggo, mag-uulit na naman kayong magpurga. At the next na purga ninyo, pwede na every 2 months na kayo magpupurga ng ganito mga ka-farmers. So yun lang. So ibubuhos lang natin itong pamurga dito. Yan. Dito naman sa kabila. So ang technique dyan mga ka-farmers, para siguradong makakainom yung mga manok natin, kaninang umaga ay pinapakain natin sila ng feeds at naglaan tayo ng mga 2 oras bago natin pinainom yung mga manok natin. So sa ganung pamamaraan ay uhaw na uhaw sila. So ito yung ating Rhode Island Red. So ito pala yung pinalit na rooster natin dito mga ka-farmers, dahil babad na babad yung isang rooster natin dito noon, yung Bardrock na ginamit natin. Pero ito, Rhode Island Red, kaya ko ginamit ito mga ka-farmers dahil meron tayong Rhode Island Red dito para makapagpalabas tayo ng kahit konting Rhode Island Red. At ito maganda ding i-cross sa Bardrock na mga inahin. So napakalaking manok ito. Yan o. Pangit lang yung itsura. Yan o. Napakapangit. Pero malaking manok. Alright, okay. Panuhok buhay.
So ito yung mga Black Coastal Orb, mga ka-farmers. Malapit na tayo magpakain sa kanila ngayong hapon, pero meron pang natira. So ipauubos lang natin yan pagkatapos nating, pag naubos yan mga ka-farmers, ay papalitan natin yan. So konti na lang yung natira. So ayos mga ka-farmers, dahil yung mga Black Coastal Orb natin, ang isang magandang dito is pinagsama-sama natin ito doon sa kanilang kulungan sa free range area. Kaya hindi sila nag-aaway. So minsan yung iba kasi kapag sinasama natin sa isang kulungan, nag-aaway sila. So napurga na natin ito mga ka-farmers. Sa mga susunod na araw, bibigyan na natin sila ng vitamins. So para mas maganda yung kanilang pangingitlog. Dahil babad sila sa free range area, kailangan nila ng vitamins. Kasi yung iba na mamayat, palagi kasi silang tumatakbo doon sa range area. Alright. Ito din mga ka-farmers, meron ding mga katanungan kung kapag nagpupurga ba tayo, yung mga manok natin ay hihinto ba sa pag-itlog. So, merong mga katanungan nito noon mga ka-farmers at sasagutin natin dito. So, based lang ito sa aking experience, at kapag nagpupurga ako mga ka-farmers, ang mga manok ko talaga, minsan, meron talagang humihinto sa pag-itlog. So, sila ay hihinto siguro mga 2 linggo sa pag-itlog at unti-unti itong babalik. So, marami ng beses akong nagpurga at kalimitan, yan talaga yung nangyayari. So, sa mga magtatanong dyan kung hihinto ba sa pag-itlog yung mga manok natin kapag nagpurga, ang sagot dyan ay oo, minsan meron talagang humihinto sa pag-itlog. So, dahil naapektuhan yung kanilang loob ng katawan, kaya naninibago, para sa akin, naninibago sila sa kanilang katawan. Kaya dahil naglagay tayo ng pangpurga sa kanilang inumin. So, unti-unti naman yung babalik mga ka-farmers. Ang kagandahan lang dyan ay yung mga manok natin ay napurga. So, yung mga bulati sa kanilang katawan matatanggal. At yung mga binibigay natin na vitamins at saka yung feeds na binibigay natin sa kanila ay talagang makukonsume nila yung nutrients sa kanilang katawan. So, yan mga ka-farmers, yung sa free range natin ng mga manok. Tingnan nyo, ubos na yung kanilang tubig na may halong pamurga. So, papalitan natin yan ng plain water mamaya para merong mainom itong mga manok natin. So, titingnan din natin, dahil marami dito yung pumupunta doon sa kanilang pugaran, titingnan natin kung meron bang itlog. So, let's go. Meron bang itlog? Oops! Isa lang mga ka-farmers yung itlog. Yan. Siguro itlog ito ng Rhode Island Red. So, di pa natin ito pwedeng isa lang dahil nagpalit tayo ng rooster. So, kahapon pa lang natin pinalit yung Rhode Island. Eh, hindi lang natin isasalang muna ito sa incubator. Meron palang isa dito mga ka-farmers. Oh. Dito ng itlog. Yan, napakalaki. Ito ay panigurado akong itlog ng barred rock. Yan, napakalaki. Jumbo size ito. Dito sa lupa ng itlog yung isang manok natin. Hello, madlang people! Yan mga ka-farmers, napalitan na natin ng tubig. So, yan yung mga manok natin. No? Napakalawak yung area nila. So, napakalawak yung paggagalaan nila. So, meron lang tayo ditong 12 na inahin at isang rooster. So, yan o. Napakalawak talaga. Alright. Natapos na rin natin itong pintuan ng ating kulungan ng mga baboy mga ka-farmers. At ito, hindi na tayo yuyuko. Meron tayong nilagay dito itong mga asil natin. So, yung asil na puti at saka yung asil na mga itim, yun ang inilagay natin dito. Alright. At yung kanilang inuman ay dito natin nilalagay sa labas. So, pinalakihan natin itong butas na dito para lumabas yung kanilang ulo para hindi na tayo maglagay ng tubig sa loob at hindi na mabasa yung mga beddings nila. Alright. So itong mga Black Coastal Orb natin mga ka-farmers ay hindi pa naubos yung kanilang inumin. So hahayaan muna natin yan. Katapos nilang kumain, nauhaw yan, iinom pa yan dito, mauubos yan ngayon.
At mamaya, i-check natin at papalitan natin ng plain water. So, para mamayang hapon, kapag iinom sila, meron pa silang maiinom. So, or sa gabi, o mamayang umaga. Alright. So, yan. Wala nang balahibo. So, ito yung kanilang mga itlog. Yan. Meron tayong dalawa. Napakalaki yung isa. So, ito naman yung isa nating pinurga, mga ka-farmers. Itong mga matatanda natin na white leghorn. So, kahit matatanda na ito, mga ka-farmers, ay nangingitlog pa rin. So, yun ang kagandahan sa breed na ito. So, yung mga black ostrich ko na kasing edad nila ay hindi na nagbibigay ng itlog. Ito sila, walang kupas pa rin yung pangingitlog nila. Malalaki pa rin, quality pa rin yung mga itlog. So, ito yung itlog nila, oh. So, yan, oh. Yan, napakalaki. Ito yung maliit. Pero goods pa rin. So, yung mga brown natin naman, ito yung itlog nila. Yan, napakaganda. Quality pa rin, malalaki. So, sa ganitong pamamaraan, mga ka-farmers, pwede pa natin itong i-breeding. So, kahit malapit na silang mag 4 years old, ang ipapares nang natin sa kanila ay yung bata na rooster. So, wala pang isang taon na rooster niyan. Itong mga babae na ito ay malapit nang mag 4 years old. So, kaya nagbe-breeding tayo ng maraming white leghorn dahil gusto natin magpalabas ng ganito. Kahit matatanda na, quality pa rin yung binibigay at marami pa rin yung binibigay nilang itlog.